Hi, I'm Harvey John. I'm the name behind Alamang ni Harbs. So I decided my small business, Alamang ni Harbs, self-development. So I believe that we have to develop ourselves furthermore. So wag nating iasa sa lahat sa salary. We should aim for more. So we must put a little challenge to our lives. So yung pag-put up ng maliit na business is a little bit challenging and fulfilling. What products do we sell? So number one talaga is bigas. So yun yung number one naming product noon. So since nawala yung bigas or nagmahal yung bigas sa lugar namin, so we decided to put another product in the line. So ang number one dyan is yung suka ni Rox or yung SNR. So sukang niyog siya from outside Kalapa namin siya sinosource. So wala siyang preservative, wala siyang acid, wala siyang chemical na halo. So all natural. Ang maganda sa aming suka sa SNR is dahil siya ay sukang niyog, naghahalo yung kanyang asim, tamis at tanghang. After ng SNR, nirelease din namin yung ANH or yung Alamang ni Harbs. So ito naman yung isinabay namin sa summer season. So alam naman natin kapag summer season, madami Indian mango tsaka alam tsaka singkamas. So sa palengke, madaming nagtitinda ng mangga na may alamang. Sa amin, sa ENH, minake sure namin na wala siyang malansang amoy, hindi siya mabaho. Siyempre, at the same time, dapat masarap. So ENH, ang official hashtag niya is anhang sarap. So naghahalo yung anghang tsaka tamis. So after na malunch yung ENH, sinundan agad namin siya ng Harrox Chili Garlic. So chili garlic in pure palm oil. Isa sa mga difficulties na naranasan namin is the comparison of the existing products available in the market. So hindi mo talaga maiwasang may kumpara dun sa mga existing na. So ano ba yung pinanlaban namin? So pinanlaban namin is yung difference. Dapat may iba kami dun sa existing products. Tulad ng all natural kami, wala kaming preservatives. Isa pa sa mga naging difficulty namin is yung locating our resources. So katulad nung suka namin, sabi ko nga hindi siya source sa Kalapan. So lumalabas pa kami na Kalapan para lang makakuha ng suka. So ang hirap niyang hanapin nung una. Pero syempre lagi lang naman sa una yun mahirap. Tsaka yung mga bote yan. So order na lang ng online kapag walang makita. Para sa mga gustong sumubok ng maliit na business katulad ko, so ito yung tip ko para sa inyo. So kailangan mong maglagay ng enthusiasm sa business mo. Dapat gigil na gigil ka sa business mo. So kahit anong binebenta mo, kahit anong inaalok mo, dapat gigil na gigil ka. So, sabi ko nga, business, treat your business like a hobby. So dapat nag-enjoy ka at the same time. Katulad ng pag-marketing sa social media, sa Facebook, so dapat may konting touch of creativity. Dapat medyo matutuwa din sila at the same time. Mapapahaha-react sila din. Katulad ng ginawa ko nung huli kay Julia at kay Gerald. At ngayon yung kay Yves, yung change oil meme. Kasi kapag nakita nila nag-enjoy ka sa business mo, so yung mga customers, malamang sa malamang sumunod sa'yo. Bibili na rin sa'yo. Yan. At next tip sa mga small business at mga nag-uumpisang business katulad ko, so huwag na huwag kayong mahihiya. Huwag na huwag. So noon, nung una, nahihiya talaga ako mag-post ng IC, Harvey, may binibentang alamang, may binibentang suka. Yung wall ko mapa-flood na ng mga products imbis sa pictures. So yun yung una kong inisip. So later on, na-conquer ko naman yung ganong issue. Hindi na nahihiya actually, panay na yung post ko ngayon sa Facebook. Tsaka last tip para sa mga nag-start na business owners. Hindi naman siya para sa business owners, kundi sa friend ng business owner. Huwag namang ayong mahiyang mag-like, mag-comment, and share ng mga pinopost ng friend niyong may business. Wala namang bayad kung ilalike niyo yung post namin, kung isi-share niyo yung post namin. Suporta-suporta din pag may time, di ba? So, ganun din naman yung gagawin namin kapag nag-business kayo.
So that's it guys, ako po si Harvey para sa Nonsensical Misfit Vlog ni Mara. At huwag kakalimutang bumili ng ANH, SNR, and Chili Garlic. Just PM. PM is the key.